Good morning po. It's good to be back. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. Hallelujah. So, praise report muna. Magpapasalamat po ako sa Diyos. Last week, we spent 8 days sa Bukidnon, sa Mindanao. Tayo po ay pumunta doon para bisitahin yung ating mga kapatiran, mga kapastoran natin doon sa Talakak, specifically in Tigalakan, Barangay Tigalakan sa Bukidnon, sa Mindanao. And mabuti po ang Diyos, may nabay ng lahat ng pangangailangan. Kasi every time na pupunta po tayo doon, hindi tayo yung pinaglilingkuran. Although, pinaglilingkuran tayo in a sense na nag-iigit po sila ng aming pandigo. Kasi walang running water doon at tubig po ay galing sa bundok. Ano po, pinag-iinit kami ng mainit na tubig para panligo. Sapagkat yung lugar pong pinupuntahan natin doon ay mas malamig pa sa Baguio. Yung coldest na temperature po na naranasan ko doon, itong trip na to ay pumalo ng 11 degrees Celsius. So, napakalamig po, 11. Yes, pag nagsasalita ka po ay may usap ng lumalabas sa YouTube. But praise God, naging matagumpay po yung ating trip doon at patuloy na samahan nyo kami sa pananalangin because this coming November ay babalik po ulit yung aming team. But this time ay mas malaki na po. Hopefully kasama ang mission team ng CPA together with the other pastors from the province. Isa po sa ating naging goal doon, makahanap ng lupa. Sapagkat pabalik-balik po tayo doon since 1998. So yung ating ministry doon ay 20 plus years na. Actually, yung mga pastor po namin, mas nauna pa doon sa mga tao na nakatira doon. Kasi noong time na pumupunta po sila doon, way back 1998, wala pang kalsada. So naglalakad lang po sila 4-6 hours sa Bakuhan, tumatawid ng bundok just to reach po doon sa mga kapatira natin doon. So, nagkaroon ng word ang Lord sa ating senior pastor to take the line. So, after 22 years, nakapag-decide po ang ating iglesia, of course, na maglagay na ng ating church doon and na-accomplish po yun by visiting last week. Meron na tayong pastor doon, meron na rin tayong local church doon, although maraming local churches doon. But for us to be more effective pagdating sa pagiging fountain of blessing, kailangan meron tayong home base doon. And then, may isa pa po, design namin na magkaroon ng malaking property sa Mindanao para gawing missionary center at the same time ay school of leadership. Yung school of leadership po doon ay para sa mga pastors at isa po ang inyong lingkod sa magiging school directors or teachers. Layo nga po ng ating school. Doon po sa lugar ng Mindanao, and praise God. Nung Thursday po, nagkaroon kami ng meeting ng national ng board. At meron po kasi kami pinuntahan doon. Nasa bundok siya ng bundok, pero hindi naman mataas yung bundok. Kahit lakari. 5 minutes lang naman na kahit. 1.5 hectares po at praise God, nabili po natin siya last week. So, ang plano po ay magtayo ng campsite, ng school. Yes, para kung gusto nyo lumipat ng Mindanao, pwede po kayo pumisita. Meron tayong missionary base. So, mga kapatid, matindi po yung ginagawa ng Diyos. Hindi lamang sa ating iglesia, sa inyong iglesia, sa ating iglesia, pero alam nyo po, marami at matitindi yung mga bagay na gusto gawin ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang kailangan lang ay yung mga taong willing na maglingkod, yung mga taong hindi nakatingin sa kung ano yung mapapala nila personally. Because you know, yung pagbiyahe po sa Mindanao ay merong risk. Yung ating pong pinupuntahan doon ay malayong lugar, liblit. Yung location po doon ay, yung ilang bundok doon ay bahay ng MI, MN, EIFF, yung mga NBA din. So may risk po yung pagbiyahe doon, but naniniwala kami, naniniwala tayo mag si Lord ang nagyaya siya ang kaya sa lahat ng bagay, ilang finances, pero sa protection, sa health.
And praise God sapagkat na naging successful po, and I hope, and I pray, and pray with us na sa susunod na pagbalik natin dun sa November, malin natin, makasama natin yung pastor para makita na doon si Pastor Abol. Para makita niya doon. By November, meron na siyang maiiwan dito na associate pastor. Yes, meron na. Amen. God's will. Palapakan na natin ng Diyos. So, meron pa po ako isang balita, pero mabuti, meron na kami, of course, nakakalungkot. As you all know, meron po tayong pioneering church sa Buwan. Yung church po natin doon ay hindi papigil sa paglago. And most of the members po kasi doon ay mga professionals. May mga members like doctor, meron tayo nurse, may mga businessmen, may mga engineers. So, hindi na pwede yung setup namin na every Sunday babiyahe kami doon just to minister. So, my wife and I decided to relocate, ano po, at doon po kami lilipat na sa Buwan. So, provide naman ang coach niyo kaya madali na. Ayan nga po, praise God. Amen. So, pinag-resign ko po yung aking asawa, by faith. Sabi ko, mag-resign ka na. Pag ikay nakalabas din ng maayos na looban ng Lord. So, June 10 po ay last day niya na sa work. By faith po yun, kasi April 30 yung last na sahod niya. Tinanggap yung resignation niya ng April 30, kaya yun pong yun, wala na siyang sahod mula nung 15 night kung nakarang hanggang makukuha niya lang yung sahod niya dun sa back pay niya, siguro 2-3 months after. So we're living by faith right now. Ano po? Balak po namin by June, third week na June ay makalipat na po kami sa Buwan. And siguro, makakapag-preach pa rin naman ako dito, but hindi na po ganun siguro ka katalas. So ipag-pray nyo na mag-provide si Lord ng 4 weeks kasi yeah, medyo malayo din po ang Buwan. I know God is faithful. I've been blessed to have a second family. Yes. And po ang CCC. We're so blessed, Pastor. And alam ko naman na sa mga inihayag natin salita dito, may mga natutunan kayo. Amen! At excited lang ako sa susunod na pag-preach ko dito. Hindi ko alam kung kailan. God knows. Pero I hope na pagbalik ko dito ay may mga mukha na akong makikita tumatayo sa harapan. Kaya ito po yung message na iiwan ko sa inyo sa umaga nito. Ano po, pwede po bang lahat muna itumayo? If you have your Bibles with you, buksan niyo po sa Lucas 18:18-29. Luke chapter 18, verse 18-29. O church, sinasabi ko sa aming church, sa ating church sa Buwan, if you're a Christian, if you're a leader, you ought to have your own Bible. Okay, aasa dyan, kasi pag nag-ground out, wala kayong Bible. So sanayin nyo po na magdala lang sarili nyo yung Bible. Kung may pong binigay ng Android phone, pwede naman sa Android eh. Yung nga lang, iba pa rin yung merong sariling Bible. Kahit nagiging modern po ang times, huwag natin kalimutan yung mga foundation. Ano po. Having your own Bible is a must. So, Luke chapter 18, verse 18-29, medyo mahaba po ito. Ako yung mauuna. Masahin nyo yung susunod. And then sa last verse, sabay-sabay po tayo. Lucas chapter 18, verse 18-29, I'll be reading in magandang balita Biblia. Verse 18, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Verse 19. Sumagot si Jesus, bakit kumakot ang larawan na mabuti? Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan at igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, lahat ng iyan ay tinubad ko na malapa sa pagkabasa. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki ng paninigo sa pagkatayo sa hanggang 23 lang po pala tayo. Bakit hindi kumaintindihan yung aking sarili ng sulat? 18-23. Basahin po natin yung 23 sabay-sabay. And nalungkot ang lalaki ng maririkiyon sa pagkatay ng pakayaman. Tayo po yung muko. Madaling manalangin ang manaming makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan.
sa umagang ito, inaamin namin na wala kami maipagmamalaki sa iyo. Inaamin namin, Panginoon, na sa kabila ng iyong biyaya, ng iyong kabulihan, ng iyong patapatan, kami po ay patuloy na gumugulang. Kahit sa umagang ito, patuloy na hinahanap namin ang mayamang kong biyaya, mayamang kong habag sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa paghahayag po ng iyong salita, makitaan mo kami ng puso na handang magpaturo, puso na handang magpabago, Panginoon, at isipan na handang, Panginoon, mapago upang sa ganon, Lord, magkaroon ng tunay na transformation sa buhay ng bawat isa sa amin. At yung kaligtasan na meron kami ay hindi lamang superficial, hindi lamang sa salita. Ngunit yung kaligtasan na meron kami ay maging genuine, maging tunay, Panginoon. Lord, Holy Spirit, give us knowledge, wisdom, and understanding this morning, and in the blood, and in the name of Jesus, inawasan namin ang gumawa ng kaaway that is trying, Lord, to distract us, Lord, sa umaga po ito. Marami pong salamat, O Lord, bless us, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Diyos, ayaw po na ang so, very familiar po sa inyo yung verse na yon, is our rich young man. Actually, ito pong rich young man na to is part of the Sanhedrin. Pag sinabi natin Sanhedrin, ito yung council or religious council pinagsamang Pharisees and Sadducees. In short, mga religious leaders itong mga to. Ito, bata pa siya, mayaman siya, at the same time, religious leader, lumapit siya kay Jesus and asked Jesus, Lord, sabi niya, Panginoon, ano ba yung tanong niya? Ano po dapat kong gawin upang makamtan po ang buhay na walang hanggan? Kita niyo na, religious leader na to. Hindi pa siya sure kung meron pa siyang buhay na walang hanggan. So, sumagot si Jesus, kung ito yung mga kailangan mong gawin. And so Jesus quoted from the Old Testament, yung Ten Commandments, most of yung mga importanteng commandments doon, huwag kang papatay, huwag kang manakaw, huwag kang mangangaluniya, do not bear false witness against your neighbor, honor your father and your mother, etc., etc. And then this rich young man answered, Panginoon, ginagawa ko na po yan ever since I was little, I was a child. So, nandiyan ni Jesus yun. Sabi ni Jesus, meron ka pang isang bagay na hindi ginagawa. Kanya, ano po yun? Mayaman ka, ibenta mo lahat ng iyong kalihalian, bigay sa kahihirap, nakakasumunod sa akin. Nung marinig ng rich young man, yung word ni Jesus na yun, nanghina siya, nalungkot at siya buhay, malis. Mga kapatid, ang mensahe po ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa umagang ito ay may title na tunay na kaligtasan, tunay na paglilingkod. Marahil marami sa atin o may ilan pa rin sa atin ang hindi pa sigurado kung siya pa talaga ilang ligtas na. Let me ask you this morning, sino po dito yung sigurado na kung kayo po ibabawian ang buhay ngayon? Salamat po kayo mapupunta sa kanyang kamay. Marami pa hindi nakapagtaas ng kamay. So okay, that's expected. Doon po sa mga nagtaas ng kamay, sigurado pa kayo dyan. Mahirap po pumunta ng langit. Pagpunta nga ng church, kahirapan tayo sa langit pa. Tusok. So, ito pong lalaking ito, religious leader na to, and yet, hindi siya sigurado. Let's talk about salvation. Let's talk about genuine salvation. Sabi ni Jesus, dun sa lalaking iyon, para ikay maligtas, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pastor, kala ko ba ang kaligtasan ang matatagpuan kay Christ? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos. Bakit yung sagot ni Jesus dun sa young rich man, bakit parang puro words? Alam niyo po ba, nasa tagpong ito, si Jesus, tinetest niya po yung lalaki. At alam ni Jesus kung ano yung isasagot ng lalaki.
alam din ni Jesus yung kahinaan ng lalaki. Amen? Kasi kung titingnan natin doon, ibig sabihin ng kaligtasan, pwedeng makuha sa good works, sa pagsunod sa law. At sunod yung lalaki, dito nagsisinungaling. Listen to this. Sabi niya, ginagawa ko na po ang lahat yan mula nung ako'y bata pa. Walang sino man ang nakagawa ang perfecto dun sa sampung Diyos. Sinabi sa New Testament, magawa ko yung, ilan ba yung lahat, Ken? Sigurado kayong Ken, hindi naman ang magagalan. Maraming magagalan dun eh. Magawa mo yung 9, mag-fail ka sa isa, yung fail sa lahat. Ganun kahirap. So nung sinabi ng rich young man, na Panginoon, nagawa ko na po yan mula nung ako'y bata pa, dun palang foul na siya. Yes. Feeling niya talaga righteous siya. Feeling niya righteous siya. Diba? Sa isip niya, dahil nagagawa niya yung mga bagay na, maaaring sa isip niya, totoo nga na nagagawa niya. Ang hindi niya alam, yung katotohanan, na ang pagpatay, hindi mo kailangan kumuha ng kutsilo at patayin yung katabi mo. Huwag na niya katabi mo. Alam niyo ba ang pagpatay pwede niyo gawin sa pamagitan ng yung isipan? Ano sabi sa Bible? Pagdating sa adultery. Ang adultery po, pangangalunya, pag ang isang lalaki o ang isang babae, tumingin ang may pagnanasa sa ibang lalaki o isa ibang babae na meron na siyang asawa. Kahit sa isip niya lang, meron siyang naisip na kalaswaan sa isang babae, sa isang lalaki na siya ikasal, yan po ay adultery. So hindi mo kailangan i-commit physically yung sin para lang makommit mo yung sin. So yung sinabi ng lalaki doon, that's really impossible. Kinalagpas ni Jesus yun, okay? Sige, kung yan ang sa tingin mo, kasi hinuli na siya ni Jesus dun sa pangalawa, eh mayaman siya. Sinabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus na ano ha, ibigay mo yung ilan sa iyong kayamanan. Hindi. Sabi ni Jesus, benta mo lahat ng iyong ari-arian. Lahat ng iyong ari-arian. Ibigay mo sa mahihirap at sumunod mo sa akin. O walang naisagot ng lalaki doon. So yung salvation, mga kapatid, meron dalawang uri ng kaligtasan. Yung kaligtasan na ayon sa standard ng tao at yung kaligtasan na ayon sa standard ng Diyos. Kung yung mga nagtaas ng kamay dito kanina na nagsabing sigurado sila kapag sila'y namatay, pupunta sila kay Lord, at yung iba hindi nakapagtaas ng kamay, tingnan natin, ano ba ang tunay na kaligtasan? Ang tunay na kaligtasan po, mga kapatid, walang ibang paraan para ang isang tao'y maligtas hindi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Amen? Sino po dito sa pampalataya kay Cristo Jesus? Sigurado kayo? Pangalawa, ang tunay na kaligtasan po ay nangangailangan ng tunay na pananampalataya. Sino po dito may tunay na pananampalataya? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya? Sinabi, genuine faith. Ibig sabihin po nun, isa lang yung pinapanampalataya ng mundo, pwedeng dalawa. Pag tunay, isa lang. Hello? Hindi ko pwedeng sumasampalataya kay Jesus. Pero kapag nagkakagipitan, hindi na si Jesus yung tinatawag mo. Sino na? Yung Bombay na kakilala mo. Hello? Or, kapag nasaktan ka, may problema ka, nawawala sa eksena si Jesus. Ang pumapalit kay Jesus, si BFF. Yung iyong best friend. Pag sinabing pananampalataya kay Jesus, dapat siya lang po, mga kapatid. So, ang tunay na kaligtasan, una sa pumamagitan lang ni Jesus, huwag kayong maniniwala kung may magsasabi sa inyo dito ka umanib sa iglesia, dito maliligtas ka. Wala pong sinasabing ganyan sa Bible. Ang sinabi lang sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, not perish, but have everlasting life.
Ano na lang daw po dapat tayo manampalataya? Jesus! Ay, Jesus, wala na iba. Kaya kapatid, kung may kumaagaw sa koron ang buhay mo ay Jesus, I'm telling you, may problema tayo pagdating sa kaligtasan mo. Pangatlo, sa pamamagitan lamang ni Jesus, sa pamamagitan ng ating tunay na pananampalataya, at pangatlo, sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, wala pong anumang gawa ng tao ang makapaglalagay sa kanya sa presensya ng Diyos. Maging yung kaligtasan, maging yung pananampalataya na meron tayo, yan po lahat ay bunga ng ano? Bunga ng mayamang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Buksan niyo pong yung Bible sa Galatians chapter 2 verse 16. Nagsisimula man pa lang po tayo, kaya medyo relax-relax lang kayo dyan. Mamaya may mga bagong lilipad. Galatians chapter 2 verse 16, basahin natin. Mayroon po kung malibis ang Bible. Yan, Galatians chapter 2 verse 16. Gusto ko mula sa Bible. Galatians chapter 2 verse 16. Babasahin ko po, nakalagay dito, gayunman, alam namin ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Maliwanag po sa Galatians chapter 2 verse 16 na pinapawalang sala tayo ang isang tao sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya niya kay Kristo Jesus. Kaya kapatid, I'm telling you this morning, kung meron kang ibang pinaglalagakan ng iyong pananampalataya at pagtitiwala maliban kay Kristo Jesus, meron tayong problema sa kaligtasan mo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kita nyo na, kahit yung faith na meron kayo, hindi galing sa inyo, kundi galing sa Diyos. Yung faith na meron ako at ikaw, akala nyo, kinusto nyo, hindi po, yan po ay kaloob pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya. Magpatuloy tayo. Saan yung ating binabasa? Yeah. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Yung pong rich young ruler na yan, o rich young man, merong pagmamalaki sa kanyang puso. Akala niya kapag nagawa niya yung mga bagay na yon, pasok na siya sa langit. Well, hindi po ganun. Hindi malakasan sa langit, mga kapatid. Isa lang yung kailangan para ikaw ay makapunta sa langit. At ano po yun? Yung totoong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, paglalagak ng ating pananampalataya sa Kanya at sa biyaya ng Diyos. Diba ang simple ng ating topic? Yung tunay na kaligtasan. Sino po dito? Sino dito yung ano? Yung siguradong siya ay born again, taas ang kamay. Pinipicture lang kayo ng mga kayo sa lahat. So, ready ko mamaya. Praise God. So, yun yung tunay na kaligtasan. O, eto na. Eto na yung mas mahirap na part. You know, yung kaligtasan, yung salvation, kasi ay sabihin na lang natin, regalo kasi yan eh. So, tatanggapin mo na lang, kapatid. Amen. But here comes the hard part. Yung pangalawa, di ba? May tunay na kaligtasan. At yung pangalawa, yung tunay na paglilingkod. Hindi natatapos sa pagtanggap mo kay Kristo Jesus. Yung pagiging isang born again, tapos okay na. You can live your life to the fullest. You can do YOLO. Hindi. Ang tunay na kaligtasan may kaakibat na tunay na paglilingkod. At dito maraming bumabagsak. Basahin natin sa Hosea chapter 6 verse 6. Hosea chapter 6 verse 6.
Sabihin mo dyan sa katabi mo, hoy, gising. Bukurutin kita. Hosea chapter 6 verse 6. Sapagkat wagas ng pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Sino yung nagsasalita dito? Si Yahweh. Sabi ni Yahweh, alam mo, ang gusto ko ay yung magpakita ka ng pag-ibig sa akin. Hindi ko kailangan o hindi ko gusto ng handog. Gusto kong kilalanin mo kung mas mabuti kesa sa handog na sinusunog. Alam niyo po, ang Diyos, He is all-powerful, all-knowing, tapos, ano pa siya, He is everywhere. But you know what? Yung Diyos na napakataas, yung Diyos na napakamakapangyarihan, He is a personal God. Anong ibig sabihin ng personal God? He longs for personal relationship. He longs for intimacy. He longs for you and me, kapatid. Kaya sabi ng Diyos ni Yahweh, nung kinakausap niya yung mga Israelita, ang gusto ko, ipakita ninyo yung pag-ibig niyo sa akin. Hindi kayo sunog ng sunog dyan ng sacrifices. Sabi pa niya, kilalanin niyo akong mabuti. Mas gusto ko yun kesa sa handog na sinusunog. Mga kapatid, in the Old Testament, ang worship or form ng worship nila noon is that every year may mga certain festivals silang ginagawa. At sa mga festivals na may mga sacrifices, may mga burnt offerings. May mga binibigay sila. Yun yung kanilang form of worship. Ang problema sa pagtagal ng panahon, naging religious ritual na lang. Naging religious culture yung ginagawa nila. Yes, ginagawa nila, pumupunta sila sa temple, nag-o-offer sila doon, but their hearts, yung kanilang puso ay malayo sa Diyos. Yes, akala, yes, andun yung identity nila bilang mga anak ng Diyos, bilang pinining, bayang pinining, Israel eh. The problem is, yung sense ng pagiging anak ng Diyos, wala na doon. That's why dumating yung point, sinabi na ni Yahweh sa kanila, itigil nyo na yung pagsusunod ninyo, ang gusto ko, ipakita nyo, mahal nyo ako. Itigil nyo na yung pagsusunod nyo, ang gusto ko, makilala nyo ako mabuti. Alam niyo po, ang tunay na kaligtasan, merong tunay na paglilingkod. At yung paglilingkod na yung una tigit sa lahat, dapat nakikita as a result of our genuine love to God. Tanong ko nga kayo, yung ginagawa niyo ba sa pang-araw-araw that you think ay paglilingkod sa Diyos? Tingin niyo yung talaga ay paglilingkod sa Diyos? Alam niyo po, marami nagkakamali dito, Pastor. Kaya po ako naman hindi maka-attend. May mga tatamaan dito, but I have to say this. Kaya po hindi ako maka-attend regularly sa church ng Sunday because of my work. Mahalaga po kasi yung trabaho ko. May isa pa akong kabataan nagsabi sa akin, Pastor, di ba ang trabaho galing din naman kay Lord? Way niya yun to bless me and my family. Kaya kailangan, I have to be responsible sa aking trabaho. I have to give my all. That's true. That's correct. Pero ito po yung iisipin natin. Ang trabaho dapat natin, ginagamit natin bilang paglilingkod sa Diyos. The problem is, kapag yung trabaho mo nakahangat lang sa paglilingkod mo sa Diyos, you are not serving God, but you're serving your work. At sabi sa Bible, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God and mammon. Mammon means money. Amen? Hello? Alam niyo po, sa sitwasyon namin mag-asawa, yung asawa ko lang ang merong trabaho. Siya yung ginagamit ng Lord para i-sustain yung financial needs namin sa buong buwan. Ako, may I have my allowances. Pero of course, alam niyo naman ang buhay ng pastor by faith. Hindi sapat, pero nung nangusap ang Lord sa akin, kailangan niyo nang umalis dito sa lugar na pumunta kayo doon.
sinabihan ko yung asawa ko, out of faith, love, mag-resign ka na. Mag-resign ka. Sabi sa akin ng asawa ko, sigurado ka ba? Pag nag-resign ako, wala tayong nalangat ng sahod. Sa lahat. Ngayon, sahod, pag sahod na ito, hanggang sa mga susunod, wala na. Maghihintay tayo 2 to 3 months bago makuha yung back pay. Kung lilipat tayo sa Bawas Batangas, nagastos tayo ng transportation, pagkahapot ng ano, 1 month advance, 1 month deposit sa apartment, yung pang-araw-araw natin pagkain, combined ng tubig, ng kuryente. Alam niyo po ba, kuryente sa Bawas ay times 2? Mahal po ang kuryente sa Bawas kasi Batel po kung sila private company yun. Ang ginagawa ng Batel po, bibili ng kuryente, kanino, kay Meralco, sa kanilang bibenta. Kaya may tubo. Yung isa po namin member doon kung saan ginaganap yung ating panambahan doon, ang kanyang monthly sa electricity and water alone, umapatak ng 10,000. Kasi po tubig doon dito. Kung dito malaki na yung 600 na tubig mga... Oh, reklamo, reklamo. Ganoon. Doon po ang regular na monthly na water bill nila kung paano ng 1,500 to 2,000. Yung iba dito, electricity bill na yun. So sabi ng asawa ko, love, sigurado ka dyan? Sabi ko sa asawa ko, love, pag ang Diyos ang nagyaya, nataya. Nataya. Alam niyo po kung gano'ng kabuti ang Diyos? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Dahil merong tuloy na kaligtasan kaming tinanggap, kailangan makita yun sa pumamagitan ng pananampalataya at tunay na paglilingkod. Alam niyo po, just this week, nag-meeting na kami mga pastors. Yung buong 1 month advance, 1 month deposit namin, yung apartment kukunin namin ay 7,000 pesos a month. So yung 14,000 po ay na-provide na. Actually, hawak ko na yun. Ibigay ko na lang. Hindi ko alam kung saan galing yun, pero galing kay Lord yun. Amen. Yung mga members namin doon nag-pledge na may nag-pledge, pastor, sa akin isang kabang bigas kada buwan. Wow. Pastor, sa akin yung sa akin yung ulam ninyo everyday. Wow. Pastor, sa utilities nyo, ang church ang bahala. May isa pa, pastor, kasi may member po tayong mahilig sa big bikes doon. Yung mga motor na malalaki. May banal akong pagkaigit kasi meron siyang BMW ng 1,200cc. That's more or less 1.4 million ang ano. Sabi niya, pastor, pag nandito ka na magra-ride tayo, ang sagot ko, hindi ko po ata kaya yun kasi Mio 125 yung hapit. Yung sa inyo, hindi, pastor, hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng sarili mong big bike. So, alam mo mga kapatid, kung handa tayo patunayin sa harapan ng Diyos na mahal natin siya at yung ating pananampalataya, nasa kanya, handa rin siyang patunayan kung sino pa talaga siya sa buhay ng Lord. Kaya nawa yung mga nagsasabi sila ay ligtas na nandito sa lugar na ito, makita yan sa pamamagitan ng tunay na paglilingkod. Paglilingkod na ano, na may tunay na pag-ibig. Eto, basahin natin 1 Samuel, dito na, unang Samuel, 15:22 hanggang 23. Eto yung pinaka-highlight eh, mga kapatid. 1 Samuel, chapter 15, verse 22 to 23. Very familiar. Eto, napaka-familiar nito mga kapatid. Unang Samuel, 15:22 hanggang 23. Sabi po dito, sinabi ni Samuel, akala ko, verse 21, ngunit pinili, 22 to 23, tama po ba yung binabasa? Ayan, sinabi na Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ito yung pagkakataon kung saan merong malinaw na order si Yahweh kay Haring Saul. Sabi sa Saul, go ahead, sugurin itong city na ito, patayin niyo lahat. Huwag kayo mag-uwi ng kahit anong plunder. Sabi ng Lord, patayin niyo lahat. Ganun po kasi yung war noon.
Kung babasahin yung Old Testament, parang grabe naman si Lord. Pag sinabi ni Lord, patayin niyo lahat, bata, matanda, lalaki, babae, mga hayop, lahat dapat papatayin. Yun yung order ni Yahweh. Anong ginawa ni King Saul? Sa pananaw niya kasi, sayang. Pwedeng i-offer kay Lord to, ang gaganda, ang tataba. Yung mga gold, pwedeng ilagay sa tabernakulo, pwede kong i-offer kay Lord. Siguro naman, magugustuhan niya to. Kasi nag-effort naman ako. So what he did, kumuha siya ng pinakamagagandang samsam, matatabang pupa, matatabang, lahat ng matatabang. Mga gold, lahat! Bakit tumatawa? Si sister kasi nasa harap. Tinitignan ako. So dinala niya, ano yung pag excited na excited siyang ibigay sa harapan ni Lord kasi ang gaganda eh. Pagod na pagod siya, may mga nagpagod siya, siyempre lumaban sila, tapos mayroon pa siyang maganda pagharap niya kay Prophet Samuel. Pagharap niya sa kay Lord, anong sinabi ng ni Lord? Ano yan? Ano yan, Saul? Yes, pinaka the best yun. Pero hindi yun yung gusto ng Lord eh. Ang hinahanap ni Lord, ni Yahweh kay Saul, yung puso ni Saul na sumusunod. Yung totoong pagsunod. You know what? 99.9% obedience is also disobedience. Ang obedience lang natatanggapin ng Lord sa kanyang harapan ay yung 100%. Hindi ka pwedeng susunod kay Lord ng kalahati lang. Lord, kalahati lang muna kayo na. Sa susunod na yung kalahati. Wala pong halaga sa harapan ng Diyos yun. Just like King Saul, ang gaganda ng kanyang offer. Natuwa ba ang Diyos sa kanya? Out of the anger of Yahweh, itinakwil siya bilang isang hari. Kaya kung ayon yung mayari sa harapan ng Diyos, kung may pinagagawa ang Diyos sa inyo, sa atin, abay gawin po natin ito 100%. Huwag na natin isipin o huwag na natin gawin yung mga bagay na akala natin ay mabuti. Yung akala natin ay mainam. Tandaan ninyo, sabi sa salita ng Diyos, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi katulad ng inyong kaisipan. Ang aking kaparaanan ay hindi katulad ng inyong kaparaanan. Actually, ang kaparaanan ng Diyos ay mataas kaysa sa kaparaanan ng tao. Kaya maraming nagfe-fail. Kasi ang ginagawa nila yung akala nilang mabuti sa kanilang sariling pananaw. Problema. Madalas sa madalas yung pananaw, yung standard, yung kapamaraanan ng tao ay salungat sa kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya kapatid, kung sinasabi mong ikaw ay totoong naligtas, totoong may pananampalataya kay Kristo Jesus, kapatid, patunayan mo sa pamamagitan ng tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod, iisa lang yan. Ang tunay na paglilingkod ay merong totoong pagsunod. Madali po bang sumunod sa Lord? Let me ask you personally, madali bang sumunod kay Lord? Hirap. Mahirap po. Si Jesus na mismo nagsabi. Diba? Ang daan malawak, diba? Yung magandang daan, patungo daw po saan? Sa kapahamakan. Pero patungo sa kaligtasan, mahipot at mahapang daan. Ibig sabihin, mahirap eh. Mahirap yung pagsunod kay Lord. Sa aming mag-asawa po, mahirap na decision yung aming dati ginawa. Bakit? Ito yung comfort zone namin. Nandito yung family namin. Dito sa pinanganak. For 27 years, ay citizen ng Kalamba. Ako, 12 years na po kami nandito sa Kalamba. At ito na yung aking town, registered voter ako dito. We have our property, our family house dito. Andito yung aking in-laws, andyan yung aking church, andito kayo.
Actually, this is our comfort zone bilang mag-asawa, nandiyan yung trabaho niya. Pero nung sinabi ng Lord, iwan niyo lahat yan. Punta kayo dun sa bawang. Alam niyo po ba, ang daling mag-say ng yes, Lord? Hindi po, kapatid. Napakahirap. Alam niyo, ang kalaban ng faith? Doubt. Worry. Of course, hindi naman maiiwasang mag-isip ka paminsan-minsan. Tama ba? Paano kaya yung ganito? Paano kaya yung ganon? Pero yun nga eh. Kailangan yung faith na meron kayo has the ability or the power to overcome your doubts, your fears, and your worries. Kasi kapag hindi, magdidwell kayo dun sa pag-aalalang iyon at hindi na kayo makakausap. May stuck na kayo dun sa inyong kalalagayan. Kung hindi kami nagsabi ng yes, Lord, kay Lord, at hindi namin ginawa yung unang step, ano yung unang step namin? Mag-resign yung aking asawa. Hindi namin makikita kung gano'ng kabuti ang Diyos. Nag-provide na siya agad ng one month advance, one month deposit. Wala kami problemahin sa pagkain. Yung isa naming member doon na young professional, si Brother Benedict, department head ng munisipyo, uncle niya yung mayor ng Santa Teresita. Sabi niya, Pastor, kung gusto ninyo, magpalipat kayo doon ng pagiging voter, madali kong maipapasok si Ma'am Lois sa City Hall. Sa munisipyo, hindi pa kasi city yun eh. Lahat ng benefits, pwede niya makuha. Hindi lang yun. Yung tita niya po kasi may sariling coffee shop. Sabi, marunong mag-bake yung asawa ko. Nag-bake yung asawa ko. Huwag ka na magtrabaho. Tuloy na lang natin itong business na ito. Yung isa niya pang tita, meron din sariling restaurant. Hindi, dito na. You see, bumahan ng opportunity. Kung hindi kami humakbang ng may pananampalataya, ng may totoong pagsunod, hindi siguro namin matatanggap yung mga pagpapalang yun. Mga kapatid, mahirap ang pagsunod kay Lord, pero masarap ang kapalit ng pagsunod kay Lord. Amen? Tama? Mahirap yung paglakad, mahirap yung pagsunod, pero hindi naman mabibigo ang Lord, hindi magkukulang ang Lord kung isupply yung iyong pangangailangan. Amen? Kung yung dadaanan mo road, masikip, malamig, bibigyan ka ng Lord ang jacket. Pag yung dadaanan mong road, mainit, bibigyan ka ni Lord ng payong. Alam nyo, ang Lord alam lahat ng pangangailangan natin. Alam nyo, ang kailangan lang, mga kapatid, yung pagsunod. Kapatid, ito yung gusto kong iwan sa inyo sa umagang ito eh. Kasi hindi natin alam, siguro buwan bago ulit ako makabalik. Pero, yung inyong mga buhay na wala ng iligtas ng Diyos, kung yan ay tunay na nailigtas, ipaglingkod nyo para sa aking Panginoon. Amen. Kailangan ng iglesia ito ng mga leaders na tatayo. Amen. Kailangan ng iglesia ito ng mga prayer warriors na magpo-cover para sa pananalangin. Kailangan ng iglesia ito ng mga giver na susuporta financially sa pangangailangan ng iglesia ito. Amen. Kapatid, wala sa edad ang paglilingkod. Amen. Na-ordain po ako at the age of 24 or 25. But before na ako'y na-ordain, I was serving as a church elder, as a pulpit minister for almost 7 years. So wala sa edad ang paglilingkod sa Diyos. Wala sa financial capacity or capability ang paglilingkod kay Lord. Wala sa itsura ang paglilingkod kay Lord. Kasi kung nasa itsura yan, wala tayo. Hindi naman tingnan yung katabi niya, tapos tawa-tawa kayo. Obedience. Sumunod ka kay Lord. Maglingkod ka kay Lord. Ayaw niya nung mga offering mo. Not unless yung offering mo ay ano, yung hinihingi ng Diyos. Yes. Obey God. Serve God even when it hurts. Yes. Masakit maglingkod kay Lord. Masakit sumunod kay Lord. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kapatid. Masakit. Yes, masakit po maglingkod kay Lord. Serving God, following Jesus is not a bed of roses. Yung mga pagkakataon, it's bed of nails. Ang dami mong sacrifices.
Pero alam mo, kapatid, kahit nasasaktan ka, kahit mahirap, paglingkod ka kay para kay Lord. Paglingkod mo, sumunod ka kay Lord. Ano pa? Obey or serve the Lord even when it's hard. Most of the time, mahirap mong sumunod kay Lord. Pag sumusunod ka kay Lord, kailangan mong banggain. Marami kang kailangan banggain, even your own family. Yes! Even your own family, you have, kailangan mong harapin sila. Mga kaibigan mo, kahit professor mo sa college eh. Marami mong kilalang estudyante na sobra yung kanilang seriousness kay Lord. Araw ng exam, linggo, nagpapagawa sila ng excuse letter para lang makapag-search kasi meron silang paglilingkod na gagawin. Minsan, hindi tinatanggap ng professor, sinasabi ng iba, pagsak kita, sabi, sige, okay lang po. Hindi naman sila binabagsak. Faith! Manindigan ka sa pananampalataya mo. Kung tingin mo yung trabaho mo, yan lang yung ikinabubuhay ng pamilya mo, kapatid, nagkakamali ka. Hindi ang trabaho mo ang bumubuhay sa iyo at Diyos. Amen? Amen. Of course, ginagamit ng Lord yung iyong work para pagpalain ka. Pero sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong maglingkod sa inyong trabaho, maglingkod kayo sa Diyos. Amen. Yung trabaho niyo dapat ay ipaglingkod niyo para sa Diyos. Kung ang trabaho niyo humahad lang sa paglilingkod niyo sa Diyos, kapatid, walang ibang option. Iwanan mo yung trabaho niyan, manalangin ka, bibigyan ka ni Lord ng panibagong trabaho. Amen. Bakit hindi natin, bakit madalas hindi natin kaya gawin yun? Kasi kulang tayo sa pananampalataya. Kaya ang sinasabi ng Lord, kilalanin mo pa ako ng mas mabuti. Kaya may mga pagkakataon na hirapan tayo sumunod, kulang pa yung pagkakakilala natin kay Lord. Maliit pa yung iwala natin kay Lord. Kapatid, wala namang problema kung sa ngayon, yung estado ng iyong buhay, medyo talagang may mga doubts ka pa, medyo hindi mo pa masyadong kilala ang Lord. Walang problema. Alam mo po, ang Lord, very gentle. Ang Lord, very loving. Hindi porket maiina ka ngayon, hindi kanya tatanggapin, no? Tanggapin mo si Lord, dumating hindi para sa mga matutuwid, hindi para sa katulad natin. Mga imperfect. Maraming kasalanan, maraming pinagdaanan. Sino po dito yung maraming pinagdaanan sa buhay, nasa kamay? Mga bata, tiyan, huwag muna kayo magtakas ko. Pinagdaanan. Pastor, marami na akong pinagdaanan. Wala kaming internet kahapon. Sarap yung muna. Hindi ako nakalaro. Marami po dito mga adult, ang dami nilang pinagdaanan sa buhay. Right? Amen. Yes. Pero alam niyo po, kahit sa dami ng pinagdaanan ninyo, kung yung mga pinagdaanan ninyo yun ay bunga ng hindi pagsunod kay Lord, minsan kapag naaalala natin, lungkot lang ang dinudulot. Pero alam niyo po, kapag yung mga pinagdaanan natin, hirap, masakit, hinanakit, problema, e bunga ng pagsunod natin kay Lord, pag inaalala natin, hindi nakakalungkot. Pag inaalala natin, nakakapagpalakas. No? Lord, ang dami ako na walang pinagdaanan. Kita mo yun, Lord. 2015, ang payat ko ngayon, ang taba ko na. Parang wala akong kinakain back then, pero ngayon parang ayaw ko lang kumain kasi ang taba ko. Alam niyo, kapatid, mabuti po ang Lord. Tapat ang Lord. Mas lalo, alam mo, the more you seek God, the more you want to know Him, the more He will reveal Himself to you. Kaya nga, one of my favorite life verse na si Jeremiah, sabi niya, if you seek me with all of your heart, you will find me. Ang Lord hindi nagtatago. Laging nandiyan ang Lord. Sino madalas nagtatago? Tayo. Sabi niya, anak, hanapin mo ko. Susubungan mo ko. Anak, kilalanin mo ko. Makikilala mo ko. Anak, sabi niya, sa Malakay, subungan mo ko. May words ang subukan eh. Kung hindi ko buksan ang durungawa ng langit at ibuhos ang pagpapala, ay higit pa sa iyong pinakakaya. You're not just after blessing. Hello? Ang blessing ay natural na na ibibigay ng Lord basta tayo po ay sumusunod. Kaya kapatid, kung ikaw nga, sinasabi mo sa iyong sarili, born again ka, kung ilalak kay Lord, ipakita mo sa paglilingkod mo at sa pagsunod mo sa Diyos. Huwag masyadong maliit ang tingin mo kay Lord.
dapat sigur kayo may pinakamalaki kang pagtingin eh. Amen. Kung may tiwala ka sa sarili mo, mas may tiwala ka dapat sa Panginoon. Amen. Amen. Sino mga nag-aaral dito, taas ang kamay? Nag-aaral daw. Hindi mo na ibababa. Sino dito yung hindi sigurado kung makakapag-aral pa next sem, taas ang kamay? Taas yung kaliwang kamay. Sige, maging honest kayo. Nakatingin si Lord. Sino dito yung hindi sure kung makakapag-aral sa next sem or may struggle financially sa pag-aaral? Taas ang kamay. Ang Lord ang nagtakda ng season para kayo ay mag-aral. Kung siya ang nagpasimula ng season na yun, tatapusin niyo yun sa inyong mga buhay. Amen! Mag-aral kayo. Sa season ng inyong pag-aaral, mag-aaral kayo. Sino po dito yung may trabaho? Taas ang kamay. Sino yung trabaho dito parang hindi enough? Sige, itaas niyo yung kamay ninyo. Nakikita kayo ng Lord. O, babaan nyo kamay nyo. Sino dito nagde-desire ng mas magandang trabaho? Ako. Nagde-desire pa rin eh. Wala nagde-desire ng mas magandang trabaho? Ako. Ito daw siya na. Baka kasi sa isip yung pastor, hindi na ako magkakaroon ng mas magandang trabaho kasi isip ito lang yung tinapos ko. O, yan na naman tayo eh. Mataas ang kamay. Sino dito yung mas gusto, mas nag-i-aim ng mas magandang trabaho? Taas ang kamay. Ano ba? Go office, mami. Ano mga kapatid? Sino nagbigay ng trabaho sa inyo? Si Lord, di ba? Tingin nyo, hindi niya kayo kaya bigyan ng mas magandang position o mas magandang trabaho? Kaya niya yan. Ano kailangan niyong gawin? Ipaglingkod ninyo yung mga trabaho niyo para sa Diyos. Ito lang sasabihin ko sa mga nagtatrabaho dito. Ang maniwala kayo, hindi, bahala kayo. Maging faithful kayo sa inyong mga titles. Amen. Sa ika po, sa pagbibigay. Sa maging faithful kayo sa inyo. Ako na nagsasabi sa inyo mga kapatid, si Yahweh na mismo ang nagsabi, test me on this. Amen. Ako po, nung bata-bata akong leaders, meron akong problema sa pagka-titles. Kasi nga naman, ang lita ng allowance ko tapos nagpa-Bible school ako. Wala akong income eh. Problema, tinuruan ako ng leksyon ng Lord. Kasi ang church po namin, meron kaming tithes envelope. Binalagay namin doon and quickly, kinukolekta ng church treasurer, sinecheck niya isa isa sinusulat niya sa likod ng envelope para saan ma-check ng amin senior pastor. One time, kinukusap ko ng aking sinusulat niya. Oh, bakit bungi-bungi itong tithes envelope mo? Sabi ko, ito kasi talagang medyo kulang. Oh, talagang magkukulang. Hindi ka nagtatapat eh. Sabi niya sa akin, leader ka ng church. Hindi pwedeng hindi ka sumusunod kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen. At actually, napahiya po ako nun. Bakit? Kaharap yung ibang leaders na kinausap ako. Minsan kailangan tayo ipahiya ni Lord para matauhan tayo. After that, kahit kung sa isa pa isa-isang na ang allowance ko sa church noon, higtas ang kampung piso, inilalagay ko yun sa akin. Hanggang sa yung hurubong eh, isa-isa tinuguan ng ibig ulit. Hanggang sa dumating sa point na buo na po from January hanggang December, 4 weeks or 4 Sundays or 4 Sundays, lahat yung may sulat. Doon na mas nakita yung pagpapala ng Lord sa buhay ko. Hindi niya lang pinagpala ng mga bagay, pinagpala niya ako ng maganda, matalino ng asawa. Wow, yaman! Yes. Wala akong trabaho. Ang trabaho ko para kay Lord, binigyan niya ako ng professional na asawa. Nagtatrabaho na, nagbibake pa. Diba? Hindi natin kayang maliitin ang kakayahan ng Diyos. Baka ang maliit sa atin yung pananampalataya natin, hindi. Mga nagtatrabaho dito, even mga leaders, mga estudyante, magbigay kayo ng tithes and offering ngayon, not for the church. But actually, you're giving it, number one, para din sa inyong sarili yun. Kaya nga sinabi ng Lord, subukan mo ko eh. Para kanino ba yung pagpapala
sa inyo rin naman po yun. Yung dream namin magkaroon ng sariling house and lot na family namin, hindi nangyari sa Zambales. My father, ikwento ko lang sa inyo kasi baka matagal. Hindi ko alam kung kailangan kami ikwento eh. Lumaki po kami sa hirap, walang Pasko, walang New Year, walang birthday. Sa family ko, wala. Pasko, itinutulog namin. New Year, itinutulog namin. Birthday, wala. Elementary, ang bagbo ko ay butas-butas. Ang sleeper ko, hindi magkapares. Naglalakad kami hanggang papuntang school. Ang bangon ko minsan ilagang saging, minsan piso o dos. Ganun po yung buhay namin noon. Nung makilala ng father ko ang Lord, nagtapat siya sa pagbilingkod, naging leader siya ng church, naging good pastor. Nag-iigat sa pagta-tricycle ay pagbubotensaryo. Ang tatay ko po pastor ngayon, ang kilala niya si Pastor Tony, nagbotensaryo yun, nagbenta ng ice cream. Ang tawag yung ice buko, gano'n, ice candy, balon, lahat po yan. Subukan niya naging tricycle driver. Pinaglingkod niya kay Lord, nung nakakilala siya kay Lord, pinaglingkod niya ng mabuti kay Lord yung kanyang magtrabaho, naging agent siya ng Smart. Isa siya sa mga naukulang agent ng Smart. Yung Smart Telecom, nagkakabit ng antena kasi wala pang, hindi pa usin wireless, may antena pa nun. Hanggang sa naging youth pastor siya ng church, nagtapat siya sa kanyang paglilingkod. Dinala niya kaming buong family niya. Nag-apply siya for Dubai. Doon anong kapatid niya nandoon? Ang kapatid niya mataas po, magkukulan si Emirates Airlines. Nag-apply siya doon kahit na alam niya yung kumbaga yung kanyang tinapos sa imposible. Kung tinawagan siya, natanggap siya sa Emirates Airlines. Nakalipad siya ng Dubai. Ibig sabihin yung buhay namin mahirap from rags. Iniahon kami ng Lord. Nakabilisan kami ng property, magdadagdag yung gamit namin. Kung dati hindi kami nakakapag-birthday, pag-birthday namin kahit saan gusto namin kumain, sige lang. Dumating yung point na inaayos niya na yung passport namin para mag-migrate sa Dubai kasi doon na kami titira. Pero hindi rin yung plano ng Lord. Dumating din sa point na naging matigas ang ulo namin nasa ipamin. Nakalimot kami kay Lord in short. Anong ginawa ng Lord? Ano ang plano ng Lord sa buhay mo? Gagawin niya lahat para mangyari yun. Ganun sa kabuti, ganun sa kabait. Yung nga lang yung mga paraan niya minsan masakit. From rocks to riches, from riches to rocks, ginalis po ng Lord lahat yun. Nag-design ang father ko sa Dubai, umi siya dito, unti-unti na ibenta namin lahat ang property namin. Natira lang sa amin isang pirasang tricycle. Nang pahadala po din kami ng bahay, nang usap ang Lord sa kanya, umalis na kayo dito sa San Valles, na kayo para dito. Ang hirap sa buong family namin kung kami lumaki. Lahat ng kaibigan namin doon, lumipad doon kami dito sa Kanamba, wala kami kamag-anak na doon isa. Ginawa namin, binenta namin lahat na natitira namin possession. So, Christian, yung mga sofa na gawa sa Nara. Nakabili sa Kanamba, ang pera lang namin, more or less 40,000. Mangungupahan kami, walang trabaho yung aking mga kapatid, walang trabaho yung magulang ko, may maliit pa kaming ampun. Dumating sa time, mga kapatid, wala kaming makain. Nasa crossing kami nakatirong sa Santo Domingo, ang pamilya ko ito. Wala na kaming makain. Bumibili na lang kami ng noodles para doon sa pinakamaliit namin kapatid. Hindi si Christopher na hindi sa pas. Nagputulan na kami ng kuryente. Alam niyo, ang hirap ang pagtuturo ng Lord para maibalik yung pagtitiwala namin sa kanya. We pray, Lord, makakita nawa kami ng church. Akalain nyo, yung apartment namin katabi ng church. Yun yung church natin ngayon dyan. And then, unti-unti, binangon kami ni Lord, ginawa ulit elders si tatay, etc., etc. Yung dream namin magkaroon ulit ng property, nakabili po kami ng property din sa San Francisco Village sa Parian, that's 290 square meters, may bahay na pa to. Yung kapatid ko ngayon nasa US, ang pag-asawa siya, Amerikano, Christian din. May asawa na kami pareho, magkapatid. Paano naman kami maayos sa tingin niyo? Kasi pumabuti ang Lord. Amen. Kasi pinili din namin magtiwala. Kaya kapatid ko kami yung story ng buhay mo ngayon, may struggle, hindi pa tapos ang buhay. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Magtiwala ka. Ipaglingkod mo yung buhay na yan. Sumunod ka ng may buong pagtitiwala sa ating Panginoon.
tignan ko lang kung hindi niya mabuhay niya takbo ng buhay ko. Amen. Hindi mo bang lahat kumayo? Pasensya na napahaba tayo today. It's worth it, Pastor. Nag-hold sa Friday ako, may sagot ng pakain. Talagin mo kayo, may mga bagay pa sa buhay niyo na nag-hold back para maglingkod kayo ng mabuti. Listen, may mga bagay ba? Ito, maging honest kayo sa inyong sarili. It's between you and yourself and God. May mga bagay ba sa buhay niyo na alam niyo na nagiging dahilan para hindi niyo magawa yung pinapagawa ng Lord sa buhay ninyo? Huwag na kayong mag-amen, basta sa isip niyo na lang. O may mga ginagawa ba kayo na hindi naman pinapagawa ng Lord sa inyo? O may mga pinapagawa sa inyo na hindi niyo ginagawa? Kapatid, hinihingi yan ang Diyos sa inyo sa umagang ito. Walang pakialam ang Diyos kung trabaho yan, kung relationship ba yan or whatever. Ang gusto ng Lord, sabi niya sa Hosea, ipakita ninyo yung pag-ibig niyo sa akin. Kilalanin niyo akong mabuti. Ayoko ng paglilingkod na hindi naman totoo. Ayaw ng Lord yung paglilingkod na hindi naman totoo. Ayaw ni Lord yung paglilingkod na hindi niya naman hinihingi. Ang gusto ng Lord na paglilingkod ay yung paglilingkod na bunga ng pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya kapatid, kung meron nga, aminin niyo sa harapan ng Diyos yan. Ibigay niyo sa Lord yan. Mahirap sumunod sa Lord. It's painful. Masakit. Pero hindi niyo kasi mararanasan yung pagpapala, yung breakthrough. Kahit pray kayo ng pray kay Lord. Lord, itaas mo yung family ko. Lord, lagi na lang pa kaming salat. Pag buwan-buwan na lang, kulang na lang, magkutulang kami ng kurente or whatever. Kahit mag-pray ka ng mag-pray, kapatid. Kung hindi ka naman sumusunod sa kung ano ang kagustuhan ng Lord, hindi mo mararanasan yung breakthrough na para sa'yo. Ipaalala ko sa inyo na nasa sinapupulan pa kayo ng inyong mga nanay, kilala na kayo ng Diyos. Alam niya na yung simula at uli ninyo. Eto pa, sabi ng Lord, dumating ako. I came so that you may have life and have it abundantly. Ang totoong plano ng Lord ang bawat isa sa atin maranasan yung kasaganahan ng buhay. Pero bakit may mga naghihirap? Bakit may nangungutang? Bakit ganito? Isa lang yan eh. Hindi tayo marunong sumunod ng buong buo sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi suntok sa buwan. Desisyon niya na kailangan mong gawin. Ang pagpapala na kaya ibusan ito sa inyo, hindi rin suntok sa buwan. Totoo yan. Naranasan ko sa buhay ko, mga kapatid. Gusto ko rin maranasan ninyo. Kaya take the first step of faith. Kung may kailangan kayong isurrender kay Lord, or kung may kailangan kayong sabihin kay Lord, yes Lord, gagawin ko po, do it. Walang ibang panahon kundi ngayon, kapatid. Pwede bang yumuko kayo, ipikit yung inyong mga mata? Kung meron pa dito na hindi pa tuntuong sumasampalataya kay Kristo Jesus, it's about time, kapatid, panahon na, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Sabihin mo lang sa kanya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, this time, seryoso na ako. Lord, this time, susunod na ako ng buong buo. Lord, this time, mas makikinig na ako sa iyo. Kapatid, ito yung plano ng Diyos para sa inyong mga buhay, sa bawat pamilya ng CCC at sa kabuuan ng iglesia ng CCC. Plano, hindi lang plano, ito yung gusto ng Diyos para sa inyo, makinig kayo. Ang gusto ng Diyos para sa inyo, maranasan ninyo yung masaganang buhay. Yung mga kumakayod dito araw-araw, isang kain, isang tuka. Hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, magtrabaho kayo,
ma-enjoy ninyo yung bunga ng inyong pagkatrabaho at baka maglingkod kayo sa Diyos. Ang plano ng Diyos, mag-aral kayong mabuti at makatapos kayo ng mabuti. Ang plano ng Diyos, ma-enjoy ninyo yung bawat taong tataan sa inyong mga buhay. Church, what are you waiting for? Ang mga bagay na hindi naghihintay para sa inyo, ang kailangan nyo lang gawin, humakbang ng may pananampalataya at sabihin sa Diyos, Lord, susunod ako ng buong buo. Lord, magtitiwala ako ng buong buo sa iyo. Panginoon, kunin mo mga bagay na humahadlang sa akin sa paglilingkod ko sa iyo. Itas po ninyo ang inyong mga kamay. Nais kong ipanalangin kayo sa umagang ito. Umasa kayo na meron kayong tatanggapin sa umagang ito, but before that, naway ang pagtaas ng kamay ninyo, sumisimbolo ng pagsuko ng inyong buhay, pagsuko ng inyong mga sariling pangarap, pagsuko ng mga bagay na hindi galing sa Diyos. Isuko nyo yan. Isuko nyo yan sa umagang ito. Come on. Bago mag-release ng pagpapala ang Diyos, gusto niya munang empty kayo. I-empty ninyo ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Upang sa ngayon kapag binuhos niya ang kanyang presensya at kanyang pagpapala, mas marami yung room, mas maraming sisiglan, mas malaki yung sisiglan. Come on! Hallelujah! Ng langit at lupa, may bigay ng hininga sa aming mga katawan. Panginoong Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas, but at the Spirit na aming kasama sa umagang ito, nakikita mo po ang bawat isang naririto o Diyos. Alam mo ang bawat istorya ng kanilang buhay, ang kanilang kalagayan. Ngunit sa umagang ito, alam ko na nais mo silang pagpalain, kung kaya't sa pangalan ni Jesus, taga Nazareth, Panginoon, buksan mo ang durungawa ng langit at ibuhos sa kanilang pagpapalang para sa kanila, o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Pagpalaan mo ang bawat pananampalatayang nakatuon sa iyo sa umagang ito. Magbukas ka ng mga pintuan, Panginoon, ng opportunity para sa kanila, sa mga nagtatrabaho, sa mga gusto mag-business, sa mga nag-aaral, sa mga magulang, sa mga bata. Panginoon, sa pangalan mo, inatanggap namin ang mga bagay na ito. At higit sa lahat, O Diyos, maipaglingkod nawa namin ang mga pagpapalang ito para sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon. Hindi nawa kami makalimot sa panahon na kami pagpapalain mo, sa panahon na kami iaangat mo, hindi
hindi nawa kami makalimot, Panginoon, na ibigay sa iyo yung nararapat na pagpupuri at pagsamba. Kung kaya't sa umagang ito, Panginoon, tinatanggap namin ang pagpapala, ang kagalingan, ang kalayaan, ang paglago sa buhay ng bawat sa amin, maging sa iglesang ito sa pangalan ni Jesus. Panginoon, makita mo nawa sa buhay ng bawat isa ang tunay na kaligtasan na meron kami ay magresulta sa tunay na pagsunod at tunay na paglilingkod sa iyo. Katulad ng awitin, Panginoon, na aming inaawit, nawa maging banal mo kaming tahanan. Taluyan ng iyong wagas na pagsinta, Panginoon. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tatay ka natin kung loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklutan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Daluyan ang, daluyan ang wala hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Diyos, maghariyan mo ang buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na bumay. Pasalamatan sa kanyang mabutihan at pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Maraming po tayo nag-asang pagkakam. Umasa po sa kanilang pangako po ng